Archimedes ang pinakadakilang kaisipan ng buong kasaysayan ng tao. Si Archimedes ay isang matematikong Griego, pisiko at inventor na ipinanganak noong 287 BC sa Syracuse sa silangang baybayin ng Sicily. Ang kanyang ama ay isa ring matematiko at astronomo na nagngangalang si Phidias na marahil ay sa kanya nagmana. Nang matapos ni Archimedes ang kanyang pangunahing edukasyon sa Sicily, ay nagpunta siya sa Alexandria sa Ehipto, na noo isa sa pinakamagandang lugar at isang karangalan ang makapag-aral doon upang doon ipagpatuloy ang kanyang pag-aaral. Si Archimedes ay nagbalik sa Syracuse matapos niyang makatapos ng pag-aaral, kung saan itinuon niya ang kanyang oras sa pagsasaliksik at eksperimento sa maraming larangan. Matapos ng kanyang pagbabalik mula sa Ehipto, ay naging kilala siya at itinuturing bilang isang tao na puno ng kaalaman. Si Archimedes ay nakredito sa pag-imbento ng isang uri ng screw pump na tinatawag ding Archimedes screw. Isa itong hidroliko na tornilyo na ginagamit sa pagsali ng tubig mula sa mas mababa hanggang sa mas mataas na lugar. Ang imbensyon na ito ay kalaunay ginamit sa pagdilig sa mga nakasabit na halamanan sa Babylonia, na naging kilala bilang Seven Wonders of the World. Sa pahanggang ngayon ay ginagamit pa rin ito sa ilang bahagi ng mundo para sa patubig. Ang namuno noon sa Syracuse na si King Hieron II ay namangha sa katalinuhan ni Archimedes. At mula noon ay patuloy na itong naghahatid ng kahilingan kay Archimedes upang magawa ang mga imposibleng bagay. Si King Hieron ay nagpagawa noon ng isang malaking barko na pinangalan ng Syracrusia. Ang barkong iyon ay gawa sa mga mabibigat na bagay at kinonsiderang isa sa pinakamalaking barko noong sinaunang panahon. At tinanong ng hari si Archimedes kung paano lulutang ang isang mabigat na bagay. Doon, naisip ni Archimedes ang isang batas ng buoyancy. Kung hindi dahil sa pagtuklas nito na isang batas ng mga hydrostatics, ay wala ngayon ang mga malalaki at mabibigat na barkong nakikita natin ngayon. Isang alamat ang nagsabi kung paano ginawa ni Archimedes ang isa sa pinaka-importanting natuklasan. Ito ang kwento na gininto ang korona. Ayon kay Vitruvius, ang hari noon ay nagpagawa ng isang korona na dapat ay ginawa sa solidong ginto. Nang matanggap ng hari, nagsuspect siya itong dinaya siya ng maharlikang panday. Hiningi ni Haring Hieron kay Archimedes na alamin kung niloko siya ng maharlikang panday sa pamamagitan ng paglalagay ng pilap sa kanyang bagong koronang ginto. Pinag-isipan ni Archimedes ang solusyon nang hindi tinutunaw o binabago ang hugis ng korona. Noong una ay hindi pa itong maisip ni Archimedes. Nang isang araw, habang siya ay naliligo at nakalubog sa isang malaking batya, ay napansin niyang tumaas ang antas ng tubig at umapaw, at mayroon siyang biglang inspirasyon na magagamit niya upang masolusyonan ang problema. Sa kanyang pagkasabik ay umahon siya at tumakbo palabas na walang saplot. Nasigaw ang Eureka na ibig sabihin ay nahanap ko na. Ang ginawa niya ay kumuha siya ng pilak at ginto na ang bawat isa ay katumbas ng bigat ng korona. Ngunit magkaiba ang dami. Ito ay kanyang parehong inilubog sa garapon ng may tubig. At napag-alaman niya na ang pilak na mas malaki kaysa sa ginto ay nakapag-apaw ng mas maraming tubig. Ginawa niya ito sa korona. Inilubog sa tubig at ikinumpara ang level ng tubig sa ginto at pareho ang resulta sa nauna na nakapag-apaw ng mas maraming tubig. At ang konklusyon ni Archimedes ay ang korona ay hindi purong ginto at gawa sa pinaghalong ginto at mas maraming pilak. Pagkatuklas na ito, si Archimedes ay naging pinakatanyag na kilala sa pagtuklas ng mga batas ng hydrostatic, at ito ay ang Archimedes Principle na nagsasabing ang isang bagay kapag nalubog sa likido ay nawawalan ng timbang katumbas ng bigat ng dami ng likido na inilipat ng bagay. Si Archimedes ay kilala rin dahil sa kanyang katagang, "Bigyan mo ako ng isang lugar upang tumayo at ililipat ko ang mundo." Bagaman marami ang nagsabing hindi siya ang unang nakagawa ng pingga o lever, ay ginamit niya ang prinsipyo nito. Ayon kay Plutarch, ay ginamit ni Archimedes ang isang sistema ng lever at pulley upang ilipat at maglunsad ng isang barko na nagpapahintulot sa mga mandaragat na gamitin ang prinsipyo ng pagkilos upang maiangat ang mga bagay na mabigat upang ilipat. Ngunit ang kanyang pag-ibig ay purong matematika
siya ay gumagamit ng matematika na ayon sa pagkakasunod habang siya ay nag-eeksperimento. Isa sa mga nadiskubre niya ay ang pi o sa tawag din na Archimedes constant, na isa sa pinakakaraniwang constants sa lahat ng matematika at pisika. Ang pi ay ang ratio ng circumference ng isang bilog sa diameter nito. Sa madaling salita, ang pi ay katumbas ng circumference na hinati ng diameter, na ang katumbas ng pi ay humigit kumulang 3.14. Si Archimedes ay kilala rin sa kanyang pananaliksik na geometry ng sphere at cylinder, at ito ay kanyang ipinagmamalaki at naging tanda sa kanyang libingan. Isa sa nadiskubre niya ay ang relation sa pagitan ng surface area at volume ng sphere at ang circumscribing cylinder nito. Sa kanyang pagsasaliksik, ipinakita at pinatunayan niya na ang volume at ang surface area ng isang sphere ay 2/3 ng circumscribing cylinder nito. Si Archimedes ay pinakakilala rin sa buong karamihan ng kasaysayan para sa kanyang mga inobasyong militar. Ang imperyo ng Roma noon ay nagpapalakas sa pamamagitan ng pagsakop sa mga karatig bansa nito. Noong 264 BC ay sumiklab ang unang digmaang Punic sa pagitan ng Carthaginians at Romans na tumagal hanggang 241 BC, at ang Sicily ay nasakop ng Roma. Dahil sa mabuting pahihitungo ni Haring Hiron kay General Marcellus na siyang namuno sa Roma, ay naging independenteng lugar ang Sicily. Noong 218 BC ay naganap ang ikalawang digmaang Punic, at sa pagkamatay ni Haring Hiron noong 215 BC ay pumalit sa kanya si Hieronymus. Sa kanyang pamumuno ay nagkaroon ng lamat sa pagitan niya at ni General Marcellus, dahil si Hieronymus ay pumanig sa Carthaginians laban sa imperyo ng Roma. At noong 214 hanggang 212 BC ay dinepensahan ni Hieronymus ang Syracuse. Inatasan ng bagong hari si Archimedes na gumawa ng mga gamit pandigma para depensahan ang Syracuse. Isa na dito ang Claw of Archimedes, o kilala rin sa tawag na The Ship Shaker, na ang claw ay binubuo ng isang braso na kung saan nakasuspinde ang isang malaking kawit. Kapag ang claw ay bumaba sa isang matake na barko, ang braso ay uugoy paitaas at itinataas nito ang barko mula sa tubig na siyang posibleng paglubog ng barko. Marami sa kanyang mga kagamitang pangmakina ay nagtatrabaho sa pagtatanggol ng Syracuse. Isang kagamitan na iniuugnay sa kanya ay ang tirador o sa tawag na catapult, at ang sistema ng malalaking salamin para sa pagtuon ng mga sinag ng araw sa mga bangkang mananakop ng Roma, dahilan upang masunog ang mga ito. Ang mga inobasyong militar na ito ni Archimedes ay nadepensahan ang Syracuse sa loob ng 2 taon. Nang umatras ang mananakop na Romano, ay naging kampante ang mga taga Syracuse. Habang nagaganap ang selebrasyon sa pagbibigay pugay noon sa mga Diyos, ay nilusob muli ng imperyong Romano ang Syracuse, at doon nasakop muli ang Sicily. Inihabili ni General Marcellus sa kanyang mga kawal na dalhin si Archimedes sa kanya upang gawing isang asset sa pag-unlad ng Roma. Si Archimedes noon ay pinag-iisipan ang diagram ng matematika na ginuguhit niya sa buhangin nang dumating ang sundalong Romano, at sinabi niya kay Archimedes ang pakay nito na utos ni General Marcellus. Ngunit tumanggi si Archimedes at sinabing huwag siyang istorbohin sa kanyang ginagawang kalkulasyon. Dahil doon ay nainsulto at nagalit ang sundalo at pinatay si Archimedes. Si Archimedes ay tubos na iginagalang at siya ay inilibing ni General Marcellus na may buong karangalan. Ang libingan ni Archimedes ay may iskultura na naglalarawan ng kanyang paboritong patunay sa matematika na binubuo ng isang sphere at isang cylinder. Si Archimedes ay naaalala bilang isa sa pinakadakilang kaisipan ng buong kasaysayan ng tao. Ang kanyang mga teorema ay naging mga batas ng pisika, at kanyang mga equations ay naging mahalaga para sa mga darating na henerasyon ng mga siyentista at inhinyero. At dito nagtatapos ang ating kwento kay Archimedes. Marami pong salamat sa panonood, at abangan ang ating susunod na video.